Isa magbigay sa inyo ng tema na related doon sa tema ni Felix. Ako yung nagpapasalamat ko ng una ng gabay sa ating dakilang guro na Supreme Founder ng The Kingdom of God. Ang aming pagpupuri sa kanya, nawag namin siya ang mahal na hari na piling mo nito kaya muna siya. So, maraming nagtatanong bakit hari, no? Ang tawagan sa amin, Hari Raina. So, ganyan kami sa kaharian ng Diyos. Kasi ito ay isang tunay na kaharian na noon ay nasa bansang Israel. So, wala na ito sa bansang Israel. Ito din ay nandito na, no, sa ating bansang Pilipinas, kaya aming pinapangaral. Naabutan na tayo ng panahon na imagine yung prayer na iniwan sa atin ng ating Panginoon, yung ama namin. So, anong taon yan iniwan? In the year 2980. So, this coming 2029, mag 2,000 years old. yung prayer na yan, maging 2,000 years old. So, may katuparan. Lahat ng mga nasa dasal ay hindi lang hanggang doon lang sa dulo ng ating dila. Na hanggang ngayon, sa lahat ng mga sekta ay panay pa rin na kasal na hinihingi yung pagdating ng kaharian. Kahit ito'y dumating na sa iyong harapan, pero kung hindi mo rin alam ano ba ang buong detalye ng kaharian, hindi mo rin ito matatagpuan. Kasi hindi mo na yung unang-una, pag hindi mo naintindihan ang isang bagay, ay ang katumpas noon, hindi maintindihan, hindi mo matatagpuan. Ang katumbas ng pagkakita, unang-una yung maintindihan mo. Kasi pag hindi mo maintindihan, wala. Matulad ka sa isang bata na pinapahanap ng isang bagay, kahit hawak-hawak na ng isang bata, example itong pintilpin, pinapahanap mo sa isang bata, hawak-hawak niya na, hanapin mo na yung pintilpin. Ang sagot ng isang banda ay malay ko po, hindi ko yan alam. Kung hindi ituturo, hindi. Hindi walang magturo anong hitsura ng pintilpin. Walang pagkakaiba din dito sa kaharian ng Diyos. Na hanggang ngayon ay talagang yan pa rin ang common na paniniwala ng tao pagdating sa kaharian ng Diyos ay parang ano yan pagdarating isang bagay? Ano yan pagdarating isang sekta? Ganyan. Kaya kami din sa pamumuno ng ating chairman president ngayon bilang successor sa kaharian ng Diyos. Walang iba si mahal na Prinsipe Rocky Riamponansan. Kasama natin ngayon. Kaya nga pinapaalam natin, pag nasundan nyo lang yung pan kanina, ano ang kaharian ng Diyos, hindi ito sekta. Sapagkat ito ay gobyerno ng Diyos. Ang tao kasi, ang isang pangalan, pag mayroong God, hindi na maalis-alis sa isipan na ito isang sekta o relihiyon. Kahit siguro kayo sa umpisa na narinig nyo Kingdom of God, ay, sekta siguro yan. Ay, religion siguro yan. Ganun talaga, normal po yan. Bakit? Mostly, itong God, saan ba itinuturo? Sa sekta at relihiyon. Kaya pag ang tao makarinig ng tungkol sa Diyos, sekta na kaagad. Relihiyon na kaagad. Di po ba? Yan ang normal na pag-iisip. So, hindi lang nila nakita. Pagdating naman dito, kung alisin natin itong God, halimbawa, ito lang kingdom, mas madaling intindihin. Alam naman natin eh, ano ba yung kingdom? Kahit titingilan tayo sa mga palabas ng kaharian, madaling intindihin eh. Ano bang meron sa kingdom? May hari. Diba? Mayroong sariling gobyerno. So, ganun ang kingdom. Root word kasi dyan yung king. Yung dam, dominyo. Dominyo ng hari. So maraming klaseng kaharian din. Mayroong kaharian na kaharian ng tao. Kahit ngayon, no, ebidensya,
sa Europe mayroong nagkakaisang kaharian. In English, United Kingdom. Sino ba yung head ng United Kingdom? Una si ano yan eh, si Queen Elizabeth ngayon, si ano na, si King Charles. Punta naman tayo sa Saudi Arabia, mayroon din kaharian doon. No, Kingdom of Saudi Arabia. Paano sila naging hari? Pagka dahil sa income sa langis, tayo sila ng isang kaharian. Pero dito sa Pilipinas, ito yung kakaiba sa lahat ng kaharian sapagkat hindi ito kaharian ng tao. Ito yung hinihingi natin, thy kingdom come o kaharian ng Diyos. So paano ito maitatag? Kasi lahat ng sinasabi namin nakapropesiya yan. Halimbawa sa Jeremias 18:9 na sabi doon na ang Diyos ay magsasalita sa anumang sandali tungkol sa isang bansa. So, kailangan staring palagi ang tungkol sa isang bansa at tungkol sa isang kaharian. Ano ang purpose upang itatag, upang itayo at itatag? Prophecy po yan. Saan niya itatag? Sa isang bansa. So, sa lahat ng mga bansa sa buong daigdig, tayo yung pinakapalad. Kasi kinuha ni Kristo yung kaharian ng Diyos sa bansang Israel. Bansa kasi ang kinuha nito eh. Ang unang binigyan talaga nito, yung bansang Israel. Kita natin na pinamunuan, ano bang hitsura ng kaharian ngayon? Tingnan mo lang yung nakaraan. Kasi yun ang shadow, yun ang refleksyon sa ngayon. May hari. Pero binago niya yung pattern. Anong pagbabago? Noon kasi, ang bansang Israel dapat isa lang ang hari. Ano ng isang kaharian ay isa lang ang hari. Pero totoo naman sa buong Pilipinas, isa lang yung hari. Pero ang title na ginamit ni Kristo sa kanyang pagbabago dito sa kaharian ng Diyos, ang kanya kasi titulungan ito eh, hari sa mga hari. King of Kings. King of the Kings. So, ang tanong, hindi mo siya makikita na siya ay hari kung hindi mo kilalanin ito. Sino yan? Bakit mga hari yan? Ang pagkaintindi ng iba, itong mga hari ay hindi kasama ni Kristo. Yung hari ng Dubai, hari ng Saudi Arabia, hari ng England, hindi po yun. Kasama niya yan. Kasi ang kanyang gobyerno, may mga hari sa barangay, may mga hari sa lungsod, may mga hari sa province, may hari sa region, kaya siya yun. Itong diwa na ito, hari sa mga hari, structure yan, hindi. Yan. Ang kanyang pagkahari, may structure na eh. Yung title niya, tulad ba sa kapitan? Yung naging isang presidente doon sa lahat ng mga kapitan, ibig sabihin, yung mga kapitan, hindi niya kasama? Di ba kasama niya? League of Captains, kaya siya yung pinaka-kapitan sa lahat ng kapitan. Meron ding mayor sa lahat ng mayor. Mayor's League. Diba? Meron ding governor sa mga governor's league. Ito kasing structure league yan eh. Yung title niya na hari sa mga hari, league yan. Marami siyang mga kasamang hari. Kasi ang kanyang itatayo ay isang gobyerno. Na ano ang tawag ng kanyang gobyerno? No? Ang tawag ng The Kingdom of God sa ibang termino, yan ay divino gobyerno. Ano yung gobyerno? Gobyerno ng Diyos.
balik muna tanol tayo, tanaw sa nakaraan. Ano ba ang nauna sa daigdig? Gobyerno ng Diyos, gobyerno ng tao. Ngayon lang, unang tanong, ano ang nauna? Para bang magkaroon ng debate ba? Ano nauna, itlog ba o manok? Pero ito, biyan mo talaga, madaling answerin eh. Ano nga ba talaga ang nauna? Gobyerno ng Diyos o gobyerno ng tao? Gobyerno ng Diyos. Correct. Kaso lang nung nagkasala si Adam, tinago ito. Yung tungkol sa kaharian ng Diyos o dibino gobyerno ng Diyos, ito yung hiwaga na itinago ng Diyos sa lahat ng mga salit-lahi at sa lahat ng mga panahon. Ngunit pag maabutan na tayo ng tamang panahon, mabulagan na lang tayo, nasa harapan na pala natin. Anyan siya. Na saan ito itatayo? Sa isang bansa. Anong bansa ito? Diba, pinaprove na. Bansang Pilipinas. Kaya tayo mga Pilipino, sa ayaw man natin sa gusto, wala na tayo magagawa. Naabutan na tayo ng panahon na ilagay na sa katuparan yung spiritual or divine plan ay unti. Hindi naman ito bigla agad ganyan eh. Ito'y unti-unting ipapapakita sa mga tao. Anong itsura ng gobyerno? So, sa lahat ng bansa din, sa sistema ng ating gobyerno, sa bilang democratic government, kasi ang gobyerno natin ngayon, anong tawag? Tagal na itong itinago nung nagkasala yung tao, after the flood, nabuo yung iba't ibang gobyerno. Yan ang nabutan natin hanggang ngayon. Kaya nasanay tayo sa gobyerno ng tao na mayroong iba't ibang sistema na ang tawag sa atin sa sistema sa Pilipinas, meron tayong democratic government. Nagkaloobin ng Diyos. Ito nakapagtataka. Sa lahat ng mga democratic countries na mayroong democratic government, very unique ang Pilipinas. Bakit unique? Unang-una, mayroong namumuno sa kabuuan. Mayroong isang tao, isang leader na magdala sa national office. Sa panahon ni Pangulong Marcos, hinati ang ating bansa sa region. May purpose yun na kasunod ng level sa national ay ang ating mga regional office. At ang kasunod na level na under ng bawat region ay dyan papasok ang mga provincial office. At under ng bawat probinsya, dyan papasok ang municipal office at city office. At under ng municipal or city, ang barangay office. Ngayon, challenge ko sa inyo, kahit i-search ninyo sa internet, meron bang ibang bansa maliban sa Pilipinas na mayroong barangay office? May ulo sa barangay, di ba wala? Sino? Democratic din sila. Wala. Kasi, walang kamalay-malay ang mga Pilipino na sa galaw, habang gumagalaw pa ang sistema ng gobyerno ng tao, tinuruan tayo, binigay ng Diyos ang ganitong pattern sapagkat para masanay tayo na yan din, ito yung maging reflection, pattern din ng divino gobyerno ng Diyos nga kung tatawagin natin sa ibang termino, ito yung tinaguri ang theocratic government. Yan ang termino niya. Ibig sabihin ng theo means God. Authority of a leader is derived from God. Dito,
authority of the leader is derived from dino, means people, mula sa mga tao. Kaya, gobyerno ng tao. Ito kasing teo means God or Diyos. Teos, Diyos. Kaya, sa the kingdom of God, divino gobyerno ng Diyos na theocratic government, meron ding magdala sa national office o central office. Na ang under ng central office ay ang mga regional offices, under ng regional offices ang mga provincial offices, at under ng provincial offices ang mga municipal offices at ang mga city offices, at ang under nito last ay ang mga barangay offices. Ito ang structure ng divino gobyerno ng Diyos. Na mayroong mamamahala. Since ang divino gobyerno ng Diyos ay ito ngayong kingdom, yan. Kaya iba ang mga leaders na uupo dito kaysa mga leaders na uupo sa gobyerno ng tao. So, unang-una, pag lalaki ang uupo sa barangay, barangay king siya, pag babae, siyempre, ang tawag sa kanya, barangay queen. Dito sa municipal, municipal or city king, king and queen. Lalaki ang tumanggap, municipal king, pag babae, municipal queen. Dito sa province, ganun din, pag lalaki ang tumanggap, queen. Sa region, mga hari lahat dyan, tapos ang kanilang reyna, yung wife. At ganun din sa central, king. Ngayon, yung tinatukoy na hari sa mga hari, structural yan, ito yung hari na nasa national office o central. Yung mga hari, ito po yun, may hari sa region, may hari sa province, may hari sa municipal and city, may hari sa barangay. So, ilan bang mga leaders? Sa barangay level, there are 42,046 barangay sa buong Pilipinas. Ang municipal naman, there are 1,488 na mga municipal plus 146 cities sa buong Pilipinas. Ganon karami ang mga leaders. Sa province naman, major provinces, 81 provinces. Pero sa divine government, pag ang isang provincial king or provincial king maghawak ka ng minimum of 3 na mga minimum of 4 na mga bayan, provincial leader na ang tawag dyan. Pero sa bawat probinsya, mayroon sa lahat ng mga provincial leaders, mayroon silang overall provincial leader has to represent the whole province sa panahon lang ng meeting. Then dito sa region, ang pattern dito yung regional, 12 regional, so meron mang kuan din, no? So sa ngayon, sa material, mayroon mang nasa NCR, mayroon din nasa Caraga, so mayroon din mga assign sa mga Muslim areas, no, autonomous region. In sa central office, may mga tao na po ito. Sa central office, nandyan ang ating mahal na Presidente Raki. So, walang problema, mayroon na po nakaupo dyan. Pagdating sa region, walang bakante, marami na nakaupo yan. Dito sa region 4, si Ari Sani Kilap-Kilap. Sa province, depende sa probinsya, halimbawa dito province of Cavite, I'm sure mayroon na rin nailagay si Hari Sani na mga provincial king or provincial queen.
Tapos pagdating naman sa bayan or city, Dasmariñas City, no? Dasmariñas City, I'm sure. Mayroon na rin na ilagay siguro si Ari Sani. Mostly na bakante ngayon dito. Sa barangay. Kaya yan ang hinahanapan natin na kung sino kaya sa mga pinagpala ng Diyos na manahin. Ngayon, nag-umpisa ang paghahanap namin sa dito kung sino yung maluklok sa barangay. Kasi ang The Kingdom of God, nabuo ito ni Malari, founded in 1982, July 27. Sa loob ng 40 years, ang hinahanap talaga directly ni Malari sa kanyang panahon, dito pa lang eh. Ito yung direct na kanyang hinahanap. Siya talaga ang nag-appoint na ikaw yung mailagay sa region, ikaw yung mailagay sa province. Imagine, hindi po basta-basta ang paglagay niya, kasi sa criteria, mayroong criteria hindi lamang sa material. Kailangan mag-match ka doon sa criteria sa spiritual. Kung sino ka noon, imagine na kung sino ka noon, kailangan lalabas ka ngayon. Ayong mga espiritu, yung mga espiritu ng kanyang mga alagad noon na iniwan niya doon sa bansang Israel. Ni-rapture niya, dinala sa Pilipinas. Hinahanap niya out of millions na mga katao sa Pilipinas. Kaya sa loob ng 40 years, ito yung pinaka-critical niya na paglagay. Sabi niya, after 40 years na mag-umpisa na ang divine government sa 2022, kaya binigyan ito ng authority ni Malari, under na ngayon sa authority ng ating Malacuin City, na hanapin kung mayroon mang bakante case-to-case basis ang mga municipal and cities na malagyan na ng tao kasama na rin dito sa barangay. Kaya yung pag-umpisa ng divino gobyerno ng Diyos, hindi yan makagalaw ng kabuuan pag hindi po makumplito itong 42,046 barangay sa buong Pilipinas. So yan ang gobyerno ng Diyos. Pero ngayon, makagalaw kami. Bakit? Initially, may mga leader naman dito. Kasi, iba ang pinakasintro sa divino gobyerno kaysa sintro sa gobyerno ngayon. Yan ang alamin muna natin. Bakit hindi pa masyadong makagalaw ang divine government of God? Sapagkat yung sintro niya ay kulang pa. Now dito, siyempre normally, government is from the people, for the people, by the people. So ang lahat ng mga leaders dito, of course, elected by the people. So terminado, mayroong uupo 3 years, mayroong uupo 6 years. So yan ang gobyerno natin ngayon, na tayo yung namimili. So yan ang unang pagkakaiba. Elections and appointment nandito. Dito sa divine government of God, walang eleksyon. Hindi ang mga tao mamili na yan ang gagawin naming hari sa barangay. Yan ang gagawin naming hari sa munisipal. Yan ang gagawin hari namin sa province o sa region. So, Diyos ang magpili. Pero sa anong paraan? Eh, meron siyang utusan. Ang inuutusan niya ito, yung mga regional at mga provincial na makalagay dito, pag meron nang nailagay dito, itong mga municipal leader din, mayroong authority na maghanap kung sino yung karapat-dapat na mailagay. So, hindi man ito ituturo na ikaw na lang.
So ipinapaliwanag namin ang mga programa sa Divine Government. Ang pinapriority unang-una ay ang mga deuterium coordinators. Bakit? Kayo ang naghawak sa mga tao ng sakripisyo. So, kaya nga, yan ang una naming role na sino nga ba ang i-priority natin dito sa mga either kung may bakante man dito or mostly dito sa barangay, sino ang priority? Yung mga coordinator sa deuterium. Baka willing din. Nagbakasakali din kami na sa lahat ng mga coordinators ng sakripisyo na kung sino yung mag-upgrade bilang leader sa Divine Government.